maging bibuli sa isang movie at the same time sa ganitong klaseng genre? Hey, Sir Robert. Hello. Una po sa lahat, I feel very grateful and I feel very blessed na nabigyan po ako ng pagkakataon to portray something out of the box, something this, I would say, daring. Kasi hindi naman po lahat nabibigyan ng pagkakataon. So right when they gave me the phone call, I remember we were shooting Love Die Repeat nung panahon po ito, parang last few days ng Love Die Repeat, saka sagsaga ng taping. Sabi ko, please count me in. They told me, ito yung mga kasama ko, by written and directed by Direk Mark. Sabi ko, sige, kwento niyo na lang sa akin mamaya yung iba pa po yung title ng panahon na yun. Kwento niyo na lang sa akin mamaya, game na ako dyan. So that's pretty much how fast po yung naging proseso ng pag-uho sa project. And then based sa trailer, ano, medyo dark yung character mo dito sa playtime. Ano? And we've known as someone na boy next door image pagdating sa pelikula. So how were you able to shift from boy next door image sa ganitong dark na character? What were the challenges in the process? Couple of days ago, magkakasama kami ni Sanya and ni Colleen, we were promoting at pinag-uusapan niya namin, may tinanong sa amin. And I think a huge part po nitong pelikula na to is yung tiwala po namin naming lima sa isa't isa, dahil mahirap po talaga na to be put in a situation na you have to believe na ito yung nangyayari, kaya papatayin kayo, gano'n. So, and especially with the direction of Direk Mark, we were just holding on to him. Direk, ano bang gagawin namin dito? Tulong naman Direk lagi. In every scene, Direk, ano na? Yun. So, huge tiwala lang po talaga sa isa't isa. And then, ibang nakapagpagpagkan from your dark character sa movie na ito, like, how are you able to do it na mag-disconnect sa character mo from this movie? It feels really great because paulit-ulit kong paulit-ulit ako magpapasalamat sa GMA and sa Viva, because they always, ever since nagsimula po akong gumawa ng proyekto sa kanila, they've been giving me projects that are out of the box. From nabuntis na lalaki to a killer who's haunting these women to films that I've never done before. So yun lang po, laking po sa salamat lang na binibigyan po ako ng opportunity. Salamat po, congratulations. Thank you po, Sir Robert. Sir Robert, thank you so much. At Sir Robert Recantina of the Manila Bulletin. Next we have Sir Jimmy Anarcon of 3B Manila. Hello, good afternoon po and congratulations. First question for the three girls, Sanya, Colleen, and Faye. The movie is about trusting, lalo na stranger, no? So, in real life ba, ganun ba kayo ka-trusting? So, kung sino mang guy or stranger, or kahit hindi stranger, yung trust in general, especially with men. Ako kasi, in real life, before, madali akong magtiwala eh. Pero nung marami na akong mga na-experience sa mga tao, so ngayon hindi ko na siya ngayon masyadong binibigay kagad. Kailangan mas laliman ko pa, dapat mas makilala ko. Dati kasi sa mukha lang, kapag maamoy yung mukha, ating ako, mabait naman to eh. Pero ngayon hindi. Talagang kailangan mas makilala ko pa siya, mas makilates ko siya. Ganon. Ako naman, parang medyo same, pero kasi ilang beses na din ako na-betray and na-break yung trust. Pero for some reason, madali pa rin ako mag-trust ng ibang tao. Pero nandun na rin yung expectation ko. Siguro, mas na-manage ko lang yung expectations ko na kunwari pag may na-share ako or pag nag-trust ako sa isang tao, mabilis kong nabibigay yung trust ko, pero nasa isip ko pala na possibility na mag-betray ako ng tao ko. Parang gano'n, pero nagka-trust pa din. Sa akin naman, pagdating talaga sa pagtitiwala talaga, medyo hirap din ako. Meron ako mga bagay na minsan nasha-share yung mga personal nating, diba, personal nating bagay na minsan kakakilala mo lang sa kanya, tapos ang gaan-gaan ng pakiramdam na mag-share sa kanya. May mga ganun, pero mahalaga rin pala para sa atin na isipin muna natin at maghinay-hinay muna tayo sa pinag-share natin ang kwento kasi hindi natin talaga siya kilala. So mas mabuti sana na mas tingnan mo muna kung talaga bang karapat-dapat na pagtatapos
katiwalaan ng isang tao kaysa yung mag-share ka kaagad. Mas mabuti ng ilang beses muna kayo nakita, ilang beses mo muna siyang, kung meron bang na-share muna siya sa'yo na importante yung bagay, para may pang-black belt ka after. Pero, pero in fairness naman, sa aming tatlo naman, sa aming mga girls muna, nung nag-share naman kami, parang alam mo at ramdam mo, mapagkakatiwalaan mo naman kami tatlo. So, pati naman si Celia. Medyo mudahis. Pwede na lang. Tapos direct mark talaga, kapag may sinabi ka sa kanya. Actually, si Derek ang unang magtitiwala sa atin. Yun yung masarap dito sa alam. Sa... No choice. Or, hindi talaga si Derek. Pero ayun, huwag kang magtiwala basta-basta. Yun na naman ang point dito. Sanya, speaking of trust, this is the first time you're doing a project like this. So, paano mo binigay yung full trust mo kay Derek Mark and kay Sia to be able to do the scenes na hindi mo pa nagagawa ng ganito? Hindi, umpisa kasi talaga. Si Direct Mark, laking Direct Mark ako. Totoo yun. Half-sisters pa lang, and Cantario pa lang kung saan ako nagsimula. Andiyan na si Direct Mark para i-guide ako. Kaya nung nalaman ko na siya yung isa sa siya talaga ang magdidirect na ito, 100% nandun ako. Pumitan talaga ako agad. Kasi si Direct Mark yun, si Ian. Hindi, pero si Ian. Hindi, pero... Ay, grabe. Andayusin ko talaga. Pero si Ian, in fairness talaga sa kanya, first time namin nakita, story ko pa lang, gusto ko lang talagang i-share sa inyo na ang talagang first impression ko talaga sa kanya, parang hindi ko siya makakausap. Parang ang taas-taas ni Sian Liam, Mr. Sian Liam. Bukod sa height. Pero, in fairness talaga sa kanya, siya yung yun yung lagi ko sinasabi, pinasag niya yung wall sa amin para mas magkaroon agad kami ng connection, kumbaga mapag-usapan agad namin yung mga pwede namin pag-usapan para maka-help dito sa pelikulang ito. Kaya I'm happy na itong grupo na ito yung mga nakasama ko kasi solid sila. Siyan, follow-up lang dun sa kinento ni Sadia. No? Paano mo naman binasag yung wall and how did you make sure din na dapat pagkatiwalaan ka nitong tatlong girls? Well, at least for Colleen, you've worked with each other naman na, diba? For these kinds of scenes sa playtime. It was very, katulad nga yung mga first impressions namin sa isa't isa. Siyempre it's very nerve-wracking and at the same time, yung time kasi from the moment na nag-press mark kami to shoot, konti na lang yung oras eh. So I think we just have to really jump into the character and napag-uusapan naman lahat. I think pretty much pagkatapos ng the conversation nakuha na namin na, okay, hanggang dito lang tayo, o kung gusto pa natin, itodo pa natin. Everything is ano naman po eh, napapantayan naman po ng director namin at lahat po na pag-uusapan. So parang, from that moment on, alam namin na, okay, we can let go. Kasi kung stiff kami, kung natatakot kami, kung meron kami mga hindi sinasabi sa isa't isa, makikita nyo rin yun, sasabihin nyo, ay, ano yun? Bakit ganun yung binigay sa amin? Yes. Last question na lang. Ano ang favorite eksena or part na ginawa mo for your character? And ano yung dapat abangan without super spoiling? Pero may konting patis. Jimmy, ang hirap naman ang tanong mo. I think ang pinaka... Sige, ganito na lang po. Kasi sa kanila pong tatlo, may mga iba't iba po kasing moments. But I would say yung mga moments na sinasabi sa amin ni Direk Mark, sige pa, kaya pa yan. Kasi there are times na parang we just wanted to give up. Na parang, okay na, sige Direk, parang nabigay na po namin. Si Direk along with sina Miss Rose and everyone, no, hindi. Hindi kayo ha, walang aalis! Ganun po sila. Because ito ang vision, ito ang gusto namin mangyari. And we all understood na ganun po yung requirement dito po sa pelikula. So yun po, yun yung paborito ko na walang bibitaw. Parang ganun po. Thank you so much. Thank you, Sir Jims. Next, we have Mr.